of Kang, siguro yung mga memorable moments. Pero isa sa mga eksenang favorite ko ay yung isa sa mga unang eksena na kaming dalawa lang ni Vice yung eksena. Ano yun? Na, medyo komportable na ako kay Vice na siguro mga 3rd, 4th. Ano medyo ilang ka sa kanya before? Ha? Ilang ka kay ate? Hindi naman, pero kasi comedy eh. Parang syempre, medyo out of my element ang konti. Pero syempre, nandiyan si Vice, nandiyan si Derek. Yung isang eksena na pinapasabi niya sa akin yung mahal. Mahirap naman talaga sa pag mahirap, ha? Sabra yun, Erica. Joke. Yun, talagang pinilit ko yung sarili ko na magawa ko yung eksena ng tama. Very challenging yung eksena para sa akin. Para sa trailer, no? At nagawa sa ko. Sa trailer. After ko gawin, hiyang-hiya ako. Kasi may mga scenes, may mga, kaya nila yung punchline, pero pag physical yung comedy, naiilang sila. Kasi syempre hindi naman sila ganun eh. Eh yung mahal, kailangan niyang ilabas yung dila, tapos paglaruan yung mahal, ganun. Nahihiya siyang gawin. Kaya nung pag-cut, pagsabi mahal, tapos cut, nagtatatalon siya, dirindiri siya dun sa ginawa niya. Ikaw lang talaga makakapagpagawa sa lalaki kasi nun, atre, no? Yung physical comedy, kahit si Dong, pag physical comedy, syempre minsan hindi siya sanay. Kaya minsan iniisip niya gagawin ko ba ito o hindi, pero dead man lang naman siya ginagawa. Pero parehong lumaban bahay sa pagtapatawa itong dalawa. Oo, bigay din. Oo, bigay din talaga siya. Kare-kare scene with ano, Dong. Memorable din yung mga eksena namin ni Dong, especially yung mga first few scenes namin. Kasi gaya nga nung sabi niya kanina, ang tagal namin magkasama sa isang network. You never had a chance. Isang eksena lang nagawa namin na magkasama kaming dalawa. At ngayon pa kami nagkatrabaho sa isang comedy. So syempre, yung mga eksena namin din ni Dong na comedy, very memorable din sa akin. So yun, abutin na lang dyan si Vice, si MC, si Lucky, si Direk, na tawa na kami ng tawa non-stop. So nadadala namin yun sa eksena namin. Dong, yung karir na karir naman yung The House of ano. Yung Katniel scene. Lalapin tayo dyan. Ah, okay. Ako naman yung pagkabuuan kasi. Especially yung part doon sa Fantastica. Kasi doon lang kami halos nabuo. So tuwing after cut, doon yung kwentuhan, di ba? Doon yung bonding. Ako, personally, natuwa ako dahil pag napapanood ko yung tatlong love teams, yung kung gaano sila kaklose isa't isa. Kasi syempre, naalala ko nung bata ako, di ba? Sa love team din nag-umpisa, ganun. And, nakakatuwa how they are towards each other and how they are dun sa mga tao sa paligid nila na nakakakwentuhan namin. Tapos, dun sa yung House of Fashion, isa sa mga pinaka-memorable. Kasi yung lines nun, mga 12 lines lang yun, pero nung ending, nung ginawa niya, mga 40 lines tumabas. So, yun. Pero masaya yun. Alright. Kung na-notice yun, di ba ang tanong mo kung ano yung bonding moments? Alam mo, nahihirapan kaming lahat sagutin at specify kung ano yung bonding moment na yun. Kasi